Pusa ka? Kailan? Kanina. Malaki yun ah. Oo naman. Mahigo talaga, malaki. Siyempre, parang si Aya Makalma lang yan. Way. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po, alam naman natin lahat, araw po ng Miyerkules, ikadalawang po ng Agosto taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula po ng pagtaak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, pang front page na, Snowbadwa. Hi people! Sa amin kayo na susunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, Snow. Ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman, sa ngalan po ni Meg Shoson, si Dennis Principe. Ay, nawalan ako ng respeto sa dyaryo na yan. Walang research, Brad. Front page ka naman. May commercial pa. Sikat na tayo, tol. Parang ganda ng kutis mo, ha? Bakit? Mala, ano? Mala Snow White, no? Ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports papapalita, Phil Cycling President Bumble Tolentino umaasa ng gold medal mula sa kanyang mga riders sa paparating na Incheon Asian Games. Manny Pacquiao lamang ng milya-milya sa November 23 rival na si Chris Algieri kung kalidad bilang boxer ang pag-uusapan ayon kay trainer Freddie Roach. Basketball experts nakakapisil ng ilang mga possible draft sleepers sa current batch ng PBA rookies. Far Eastern University Pep Squad coach Jacqueline Alota nangakong hindi siya muling magpapatalo sa mga dating estudyante na ngayon bumubuo sa coaching staff ng defending champion National University Cheer Squadron. On 16-year-old Formula 1 driver Max Verstappen, pinalagdana ng kontrata ng Red Bull. Yan, Congressman Bumble Tolentino ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na MMDA Chairman Francis Tolentino. Sir, live din po tayo sa Sports Radio 918. At sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Umaasa po ng isang golden performance mula sa kanyang mga siklista ang napakabait na si Phil Cycling President Bumble Tolentino. Ito po ang ibininyag ng outspoken Tagaytay City Congressman sabay kabig sa kumpiyansa ng kanyang mga world-class pedal pushers. May report si Ms. Arian Malyari. Pamumunuan ni Letor de Filipinas champion John Mark Galedo ang kampanya ng four-man Philippine cycling team sa Incheon Asian Games sa Setyembre. Kasama ni Galedo na magwawagayway ng bandila ng bansa sa road race event, sina 2013 SEA Games bronze medalist Ronald Oranza at ang gold medal prospects na sina Phil American siblings Danielle at Christopher Caluwag na pepedal naman sa BMX competitions. Sa panayam ng PTV Sports, pinagmalaki ni Phil Cycling President Abraham Bumble Tolentino na magandang itinatakbo ng preparasyon ng buong team. Gayunpat, dalawang American coaches ang sumusubaybay sa mga national athletes bago ang nalalapit na quadrennial meet. Of course, ang preparation natin puspusan kasi isang cycling sa aasahan na makadeliver. No? Dalawang American coaches ang nag-handle dun sa separate ano natin, road at saka BMX. So, yun lang, puspusan. Bagamat malakas ang ugong na magiging mabigat na karibal ng bansa sa 17th Asiad ang Japan, optimistiko pa rin si Tolentino na gagawin ng mga national cyclists ang lahat para maitayo ang bandera ng bansa sa larangan ng pagpedal. Malakas daw ngayon ang Japan, pero ayaw naming isipin yon. Basta keep on practicing and training. Mayroon magsalita, mayroon mga ako. Antayin lang natin ang resulta, pero tulad ng ibang Pilipino, lalabang kami. Sa Setyembre at 19 ay formal na bubuksan ang 17 Asian Games na magtatapos naman sa Oktubre 4. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, hindi susuntok sa labit na Asian Games si dating World Junior Boxing Champion Yumir Felix Marcial. Ito'y matapos si require ng kanyang mga doktor ang pagdagdag ng pahinga. Narito ang aking report.
Hindi na makakasama sa Asian Games si dating World Junior Boxing Gold Medalist Yumir Felix Marcial. Ito'y matapos sabihin siya ng kanyang doktor na dagdagan pa ng isang buwan na pahinga ang injury nito sa kaliwang pisngi. Noong Abril, nagkaroon na matinding maga sa pisngi si Marcial nang tamaan ito ng headbutt ng kanyang Sri Lankan opponent sa isang international tournament sa Sri Lanka. Tapos nun sir, pagbaba ko ng reset para parang inisip ko na lang sir na mas mabuti parang mamatay na ako kaysa ganito yung sakit sir. Tapos nasusuka ko ng dugo, yung ilong ko labas ng dugo. Tapos magang-maga talaga yung mata ko, yung buong alos yung kalating mukha ko sir. Magang-maga talaga sir. Tiniyak naman ni Marcial ang tuluyan na siya nakarecover sa nasabing injury, ngunit nais lamang ng kanyang doktor na makatiyak na makaiwas sa anumang aksidente. Ngayon na September, totally magaling na daw talaga. Kaso yun yung sinabi niya, tuloy-tuloy na yung pagaling niya, baka madagdagan ulit sa paglaro ko ngayon sa Asian Games. Kaya yun, sabi niya, kung pwede daw tayo nga naman ako. Nangihinayang man si Marcial sa naging kapalaran ito, nais pa din ang Sambuanga native boxer na mag-ambag ng tulong sa men's boxing team na sasabak sa September 19 to October 4 Asian Games sa Incheon, Korea. Nila yung ginagawa ko ngayon, sir. Pakita ko lang sa kanila, training pa rin ako ng maayos kahit walang laro. Ko sinasabi ko sa kanila, ako nag-training ako ng maayos kahit wala akong laro. Ano pa yun? Ano pa kaya? Kayo? Kaya sabi ko, huwag nyo niyangan yung pagkakataon. Si Marcial ang kauna-unang Pinoy boxer na nag-uwi ng gold medal sa World Junior Boxing Championship noong 2011 sa Kazakhstan. Samantala, bubuin nila Olympian at light flyweight contender Mark Anthony Barriga, flyweight Ian Clark Bautista, bantamweight Mario Fernandez, featherweight Charlie Suarez, lightweight Dennis Galvan at middleweight Wilfredo Lopez ang men's boxing team sa Asia. Pati yung patunan na yung magpaalam, ha? Sa professional boxing, buo po ang kumpiyansa ni 5-time Trainer of the Year Freddie Roach na sure ball ang panalo ni Manny Pacquiao kontra Chris Algieri. Pero giit ni Roach, hindi nangangahulugang kailangan na nilang magpakakumpiyansa. May report si Sports Radio Station Manager Ricky Ap Santos. Hindi ka-level ni Manny Pacquiao ang karakas ng kanyang November 23 opponent na si Chris Algieri. Ayon kay 5-time Trainer of the Year Freddie Roach, bagamat si Algieri ang hari ng WBO Light Welterweight Division ngayon, malayong malayo pa rin ang kalidad rito ni Pacman. Gayunpaman, iginiit ni Roach na isang mahusay na boxer si Algieri para baliwalain ni Pacquiao. Kaya naman muling giniit ni Roach na ipagpipilitan niyang sa General Santos City sila mag-conduct ng training camp imbis na sa plano ni Pacman na sa Maynila para masamahan ang kanyang PBA team na Kia Motors. Samantala, sinuportahan naman ni longtime Sports Radio Boxing anchorman Renato Lirio ang bahayag ni Roach na malayo si Pacquiao sa distraction sa training. Kaya't panawagan ni Lirio sa koponan ng Kia Motors, sana'y hayaan muna ang Sarangani congressman na mag-training ng fully focused sa boxing. Ang ating advice sa Kia Motors, sana naman mag-giveaway sila doon sa proper training ni Manny Pacquiao. We are glad that you are having Manny Pacquiao as your coach player sa inyong team sa Kia. Pero first things first, Una, mahalaga yung laban ni Manny Pacquiao sa darating na November, makakasabay ng opening ng PBA October 19. Sana magawa ng paraan. Si Pacquiao ay nasa Jensen ngayon at patuloy na inaasikaso ang ilan pang commitment sa kanyang congressional district na Sarangani, tapos ay lalahok siya sa PBA draft sa Linggo bago lumipad patungo Macau, China para sa pagsisimula ng kanilang promo tour ni Algieri. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Samantala, matapos na mahalal bilang bagong Secretary General ng International Chess Federation o FIDE, optimistiko at nangako si Tagaytay City Congressman Abraham Bambol Tolentino na mas papalaganapin niya ang chess sa bansa.
Katunayan, ibinunyag dito ng Tino na isa sa mga pinaplansya nila ngayon sa FIDE ay ang pag-implementa ng Chess in Schools program. Layo nito na ilapit pang lalo sa mga kabataang Pinoy ang sports na isa ang Pilipinas sa mga superpowers. Sinabi ni Tolentino na hindi dapat magwakas sa mga pangalang Eugene Torre, Mark Paragua at Wesley So ang listahan ng mga world-renowned wood pushers ng bansa. Magkoconcentrate siguro ang first agenda namin sa Chess in Schools. So doon ang yung ticket namin, yung team namin, doon ang concentration. So worldwide yan. So, of course, Philippines will be part of it. Gandang hapon sa iyo, Congressman Bumble Tolentino. Penging ticket sa Sky Ranch. Sa iba pang balita, imbes na maghimutok sa isang sulok, gagamitin naman pong motibasyon ni Pinay tanker Roxanne Yu ang naging humbling experience sa Youth Olympic Games. Pagmamalaki pa ng 17-year-old swimmer, mas porsigido siya ngayong mag-ensayo at abutin ang pangarap na maging isang world-class swimmer. Nagbabalik si Miss Arian Malyari. Bagamat bigo na makapasok sa finals, hindi naman nawala ng loob ang 17-year-old Youth Olympic Games-bound swimmer na si Roxanne Yu. Matapos ang kanyang personal best record na 2 minutes and 18.96 seconds sa 200-meter backstroke event kahapon, tumapos lamang na panglabing siyam ang national tanker sa overall event kung saan 8 pangalan lamang ang lumusot para sa medal phase. Sa kwento ng batang Yu, napansin nito na lumalapit ang kanyang time record sa mga kalaban, kaya't lalo umano niyang pinag-igihan pa ang ensayo. The paper, when you were able to check it out, na-notice ko po na yung mga kasabay ko po, halos magkasing times lang po kami. Mm-hmm. But then, when I realized po na I had to be on my own, so that was a bit difficult po for me. It would be a really a better showing. But nevertheless, okay naman po yung end result. So masaya naman po ako. Optimistiko rin si Yu na magandang experience at exposure ang naitulong ng paglangoy sa Youth Olympic Games. Bagay na magagamit niya sa mga susunod na pagkakataong isusuot niya ang national tricolors. Well, the experience is really great. Iba po yung level of competition and I'm really glad na I was able to experience it. It was so nice to race alongside yung pinakamabilis na youth swimmers. So, masaya naman po ako na na-meet ko sila, tapos nakasabay ko sila sa laban, ganun po. And I think this was able to like strengthen my confidence as well. It just takes getting used to at first. Matapos ang kampanya ni Yu, nakikipaglaban naman para sa bandila ng bansa sa Nanjing China Meet sina gymnast Ava Verdeflor kasama pa ang dalawang national archers na sina Bianca Gotuaco at Gabriel Moreno. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, malimit na nating mabasa ang mga pangalan ni ng Stanley Pringle, Chris Banchero, Kevin Louis Alas, Jake Pascual at iba pa sa mga sinasabing potential top draftees ng current batch ng PBA rookies. Pero taon-taon ay may mga unheralded players ay nagagawa magpakitang gilas ng higit pa sa mga binantayan noong draft day. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Matapos ang dalawang araw na rookie camp, maraming pangalan na mga unheralded draft applicants ang lumulutang bilang sleepers. Ibig sabihin nito, maaari silang mahubog bilang surprise draftees gaya ni na Mark Aguiwa, Jeffrey Carriazo at Justin Melton na pare-parehong mga hindi kilala pero naging isa sa pinakasikat sa kani-kanilang draft batch. Ayon kay Alaska Aces Assistant Coach Louis Alas, isa na rito si McLean Sabelina. Sa naganap na Gatorade Draft Combine kahapon, ay marami ang pinahanga si Sabelina sa kanyang masipag na laro at magandang movement kahit walang dalang bola. Isang dakdak at ilang recovery baskets ang inilista ni Sabelina na tunay na nagpahanga sa ilang mga coaches at scouts na present sa rookie camp. Grabe yung mga lumabas, may makukuha ka hanggang 15. Para naman kay Draft Combine Camp Director at veteran TBA Coach Bong Ramos, may tuturing na diamond in the rough ang Cebuano point guard na si Brian Heruela. Nagpamalas na maliksing galaw sa depensa
decent ball handling at near precise outside shooting, isa ang 5'10 na si Heruela sa mga tinitingnang potential top 10 pick sa paparating na draft. Well, I think the way they handle the ball and their speed, court sense, that's their advantage. Hindi naman masukat ang katuwaan ng dalawa sa katotohanang isa sila ngayon sa mga iniispatan ng mga talent scouts. Like draw a lot of like interest from a lot of teams this coming draft and hopefully hope for the best for me. Gawin yung best namin. Pag nabigyan ako ng chance, siguro kaya naman. Bukod kina Sabelina at Heruela, nagpamalas din ng galing ang iba pang unknown players gaya nina Francisco Bonifacio, Philip Morrison, Jeff Villahermosa, Kevin Ray Espinosa, Frank Golia, at Anthony Gavieres. Ang 2014 PBA draft ay magaganap sa Linggo sa Robinson's Place sa Ermita, Manila. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sinama pa yung mga tilt-up-tilt daw. No? Samantala, isa pong alamat sa ASEAN Basketball League si Chris Banchero. Pero sa paparating na PBA draft, tila may alinlangan naman sa pagkuha sa kanya ang ilang mga PBA coaches. Alamin po natin kung bakit sa report ng napakagaling na si Dennis Principe. Pasado man sa skills, may ilang katanungan pa din ng mga coaches kay rookie hopeful Chris Banchero pagdating sa pisikalan sa PBA. Tanong ng isang coach, handa ba na makipagpalitan ng mukha si Banchero sa mga kilalang enforcers ng liga? Ito naman ay diretsahan ang sinagot ni Banchero na nagsabing todo ang kanyang pagpapakondisyon upang maging handa sa pagpasok niya sa PBA. I'm not scared of anybody. I'm gonna go blow for blow with whoever it is, regardless of the player, regardless of the name. I'm not backing down from anybody. So dinaan naman sa biro ni Banchero ang posibilidad na makabanggaan ito. Ang isa sa mga player sa katulad niya ay inaabangan din ang pagpasok sa liga. That shouldn't be a thing on any coach's mind because at the end of the day, it doesn't matter who's in front of me. Even Manny Pacquiao. Except for Manny. Except for Manny. Sa nakaraang rookie draft combine, pinatunayan ni Banchero na tunay nga nagpakondisyon ng Seattle-born Filipino-Italian player nang pamunuan nito ang lahat ng skills test na ginanap noong Martes. Isa si Banchero sa sinasabing top picks ng annual rookie draft na gaganapin Linggo ng hapon sa Robinson's Place sa Ermita, Manila. Sa iba pang balita, ang Barangubong Energy ang may pinakamaraming picks sa first round ng paparating na PBA draft. Ito ay ang nais na gamitin ni Coach Shot Tanquince na hagdan patungo sa pag-improve ng roster. Narito ang report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Magagawang magpalakas ng kanilang team sa paparating na PBA draft. Ayon kay Tanquince, big man ang numero unong kailangan ng Barangubol pero hindi nito matitiis na bigyang diin ang presensya ng mga quality guards sa 2014 pool. Well, our needs talaga is big man. However, yung strength ng draft, guard strong. Ibinunyag ni Tanquince na magmi-meeting pa sila ng management upang mapalangkas kung ano ang direksyon ng tatahakin ng koponan. Tiwala si Tanquince na sa tatlong precious picks ng Barangubol sa August 24 rookie draft, magiging isa sila sa mga formidable rosters sa PBA. Everything's still up in the air. Yun nga, sa meeting pa kami with the management kung anong direction. Tanga ng Barangubol ang 3rd, 8th at 10th picks sa first round ng draft. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa grassroots basketball, pamumunuan naman ni NLEX Warriors Man Mountain Asita Olava ang dalawang araw na libreng basketball clinic sa Surigao del Norte sa August 26 at 27. Bahagi po ito ng preparasyon para ihanda ang mga magsisipaglahok na basketbolista sa ilulunsad ng Surigao del Norte Basketball Association o SNBA. May report si Ms. Golda Tabid-Grospe. Isa si Asita Olava sa mga PBA stars na magbibigay ng libreng basketball clinic sa mga may hirap na kabataan sa Surigao del Norte sa susunod na linggo.
magiging bahagi ng province-wide Surigao del Norte Basketball Association o SNBA na ilulunsad sa September 10. Pakain taulabat ng iba pang mga PBA players na turuan ang lahat ng mga manlalarong kalahok sa liga. You know, it's a great feeling. You know, all of us, you know, we need some kind of inspiration, some motivation in life. You know, just giving back to the kids, you know, like how much we've been blessed throughout our careers. You know, it's just to touch somebody's heart. Hey, who knows? These guys are the future of Philippine basketball. You know, these guys are step stars in the future. But we don't know who is it going to be. Malimit kasama sa mga basketball clinics at iba pang charity events, sinabi ng 42-year-old MVP contender na panata na niya ang mag-share ng knowledge sa mga kapuspalad. Bukod pa rito, nais ring magpakita ng utang na loob ni Taulava sa kanyang longtime advisor at ngayon Nickel Asia Vice President for Corporate Affairs na si JB Bailon. It's just, boss, you know, giving back to boss JB. You know, he's done so much for basketball, especially with all his charity activities, and especially just being around, Coach Joe Lipa. You know, him teaching basketball to the, you know, to the grassroots, you know, the young bucks. Ang SNBA ay proyekto ng Taganito Mining Corporation, Hinatuan Mining Corporation, at Taganito HPAL Nickel Corporation. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Gross, Pet Television ng Bayan. Si boss, ano ba yan? Si Romy? Oh, RG. Anyway, Brad, may story pa pala tayo about dun sa papalapit na UAAP Cheer Dance Competitions. Maganda yun. Yeah, hatid ho natin mamaya yan. Exciting ito dahil Brad, yung mga coach pala ngayon ng defending champion na NU Bulldogs, Cheer Squadron, trainee o estudyante lang dati nung coach ng FAU. Naghihimutok na yung coach ng FAU. Kasi talo siya last time eh. Oh, diba? So, bawi. Oh. Oh, bawi. Tsaka yung ano ah, yung cheer dance competition. Pang stand alone na ano na eh. Dati, di ba? Parang before yung UAP championship. Diba? Ayun. Tsaka ano siya? Ang hirap na. Ang dami humingi ng ticket sa kanya. Tsaka nauuna pa yung basketball ngayon. Correct. Di ba? Tsaka ano siya eh. Yung ano yung interest ng tao doon padami ng padami. Diba? Kasi iba na eh. Nagle-level up taon-taon eh. Tapos may mga Hollywood films pa na inspired ng mga cheer dance. Anyway, pag-uusapan po natin yan, Miss Pat Chun Sim. At sa napakaganda si Miss Jika Bernabe at si Ma'am Jacqueline Alota sa pagbabalik ng PTV Sports. Okay! Okay! At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. I'm Nicole Ramos. I'm Dennis Principe. Hindi, si Nicole po ay may inati ng importanteng bagay. Si Meg naman is shooting. Uy! Shooting. Artista? Artistahin. Artistahin. Tapos si Dennis naman po, eh, pinakiusapan ko na, samahan ako sa news. Agad. Ang baito talaga nito mama na to. But anyway, kuntuhan mo tayo. Paano po kayo excuse me po! Paano po kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin sa Facebook? Ang gagawin nyo lamang po is type facebook.com/ptv4sports. Diyan po kayo mapupunta oh, sa nakikita ninyo sa screen na yan. Tapos sa Twitter naman po, hanapin nyo lamang po ang ptv4sports. Okay, wag po PTV Sports kasi may Pakistan Television. Oo nga. Ah, oo. Oh. Ba't naman kayo lahat mukha, ako paa? Ano ba? Oo nga, no? Kailangan na pala. Kailangan pakita mo. Kailangan na pala i-revise to, Brad. Ano? Si Snow ang gumawa niya, mga kaibigan. Lahat ng itsura ng nasa newsroom. Pero pagdating sa inyong lingkod, paa. Hindi, ito kasi yung ano, Brad, yung Baguio last year. Yung Glenda ba yan? Hindi. Glenda ngayon taon eh. Bahala. Yung habagat, Brad. Yung habagat. Bahala at yan, pumasok tayo. Oh. Ito, gutom na gutom ako. Tapos si Ford, ayan, walang tulog. Tapos si Keisha. O, di ba? Wala, tapos walang ilaw. Si Tabel, nasa Balisina, tapos ito si Keisha. Pero ako talaga paa. Hindi, pinakita natin. Ang ganda kasi ng mga paa mo, Brad eh. Pero papalitan natin yan, ha? Okay. Anyway, basa po tayo ng mga messages ninyo. Ito, kwentuhan mo tayo. Kung may gusto ko kayong i-clear. At patawagan. Patawagan, tatawagan natin yan. Ito, bago ho yung Globe, ano niya, issue sa GI. Si Jocel de Guzman. Salamat. Mike Policarpio Catrivino. Well, salamat sa inyo. Okay, si James Uliquino, sabi niya, eh, syempre, present ako ngayon na watching PTV4 Sports. Check.
Check. Salamat po sa inyo. Tapos sabi naman ni Arvin Suelto, ito Brad, mahilig magbigay ng update ito eh. No? Si Arvin Suelto, sabi niya, final team USA for FIBA World Cup, cuts may come on Thursday. So, Biyernes ito. This coming weekend. Salamat. Ang dami niya update, oh. Kaya nga. Ayan. Ayan. Nababasa niyo ba? Basahin niyo na. Di ba? Okay. Tapos, ayan, sa spin, oh. Ginawa nila yung story natin na Pep Squad, FEU, Alota, keen to reaffirm supremacy in mentor student battle. Okay. Dili pa tayo naman sa Facebook accounts po namin. Doon po tayo magbabasa ng mga messages, ha. Yung text po kasi, nakalimutan ko na naman ayusin, Brad, pero meron na ako nakitang solusyon. So, makakapag-text na ulit kayo. Mas marami kasi nagpapadala ng text, eh. Mas accessible, Nga. Tayo nakakabasa ng marami mga tanong. Tapos nakatitig sa akin si Aya. Ayan, si Aya Makalma, anak ni Deo Makalma. Happy birthday! Peep! 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 Ayon sa buwi. Ako po si Bronson. Sabi niya, ako po si Bronson. Ito, Koy Dennis, ikaw sumagot ha. Koy Dennis, bakit po wala sila Ate Meg at Gandang Nicole? Eh, sinagot muna kanina. Okay. Ask ko lang po, puro injured na mga smart giras. Baka po pagdating ng FIBA World Cup sa Spain, wala na matira sa kanila. Picture, picture. Ayan. Hindi, ang problema kasi. Dami ng picture. Yung mga nag-iisip. Parang saya-saya nila, kaya tuloy yung mga tao. Kaya. Magsa-champion tayo. OH ba? OH? Overhype? Then si Christian, manage expectations. Si Christian Valmonte naman. Eh, siyempre, maraming mga sponsors din. Mas maraming nag-aabang talaga ng balita. So, kaya pag may chance si Coach Chot, tinutweet na niya. Diba, ay, sponsor. Ha? Hindi, mga Max. Diba? Dami. Puso. Nike. Pagdating sa Cebu. Tapos puso. Naalala ko yun. Yung, diba sa TV5 lang yung commercial nila, diba? Di ba yung puso, di ba? Dalas nila eh. Di ba yung kunyari, si Coach Chot Reyes, di ba yung mga play? Puso! 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 Tapos yun. Okay. Si Christian Valmonte. Wala na akong show. Okay. September. Puso! 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 Okay. Christian Valmonte, gandang hapon po. May trade po ba sa SMC? Ano yan? San Miguel Coffee? San Miguel Corporation? Sa San Miguel Corporation, siguro may mga niluluto na ngayon. Di ba? Kasi malapit na po ang interesado draft. Interesado ba sila sa number 2? Yung ano kasi, yung number 2 ng Rain or Shine, Brad, malalaman natin kung yan i-retain nila o ite-trade o may bubunot, may pakibunot. May ganun eh, di ba? Yung kunyari. Pare, ikaw na kumuha niyan. No, ikaw kumuha sa number 2 niyan. Ito, bibigyan namin sa'yo. Mga ganun. Malalaman niya kung ano gagawin nila sa second pick na yan. At sa ninth pick na rin, sa Friday, magmi-meeting si Boss Raymond, si Boss Terry. Si Boy Lapid, siyempre. Si Boy Lapid. Si Coach Yeng. Ayun, si Coach Yeng. So, ilan sila? Kasi namin ni Coach Yeng. Pwede. Hindi, kasi hindi, it doesn't concern naman din yung business eh. Basketball yan eh. Kasi Coach Yeng ang matagal. Tsaka kung titignan mo yung mga player, parang business aspect, parang wala eh. Talagang basketball eh. Mm-mm. Except yung Banchero, ah, marketable. Diba? Tama. Si Banchero ngayon. Kasi problema kasi ngayon, torn between marketability ng player, yung Rain or Shine, o doon sa talent na kailangan nila eh. Kasi sa ngayon, Brad, yung players nila, magbababa pa nga sila eh. Ma-oblige sila magbaba kasi meron silang... Puno yung... 13 players pa. Tama ba? 13. Bumalik pero 15 pa. Naman, di ba? Bumalik pa si Larry Rodriguez eh. Hindi, 14. Brad, 14. 14 ba? So, bumalik pa si Larry Rodriguez, maglalaro na si JR Kinyahan. So, kailangan nila magbaba ng dalawa. Tapos si T.Y. Tang, mukhang karirinyo rin ng kontrata. Two years. So, kumbaga, kung yung Rain or Shine, may option sila na i-retain na lang nila yung roster nila eh. Huwag nang galawin eh. Di ba? O magpasok ng bago. Di ba? So, tingnan natin yan. Yan yung mga suspense. So, pwede, future pick, kahit yung mga 2016. 2015. Mga keeper Ravena yun. Dapat, yung ano daw, yung Pacquiao daw, Brad, tumawag na raw si si Governor Pepito Alvarez sa mga team owners. Ah, paano sabi? Gaya mo. Pwede bang ano, huwag nyo na bunutin. Kasi, siyempre, naiintindihan nyo naman na... Shooter yan. Coach na namin yan. May 3 points yan. Okay. Anyway, si Michael Andrew Guevara. Good day, PTV Sports. Ask ko lang po kung posible bang ganapin ang opening ng 48th season ng PBA sa bagong tayong Philippine Arena sa Bulacan. Posible. Maganda to. At ano po kaya ang format ng PBA Philippine Cup? Sana po double round robin yan para po dilugi ang mga teams at pantay-pantay pagtrato kayo ng UAP at NCAA. At saka sana po ibalik ng outright semis berth para may advantage yung 2 teams at wag matulad yung nangyari sa BMIG na natalo sa Powerade noon.
Okay. Uy, si Boss Jusel Ducey pala, nanonood sa yes, atin ngayon. Yes, sir. Boss, nanonood tayo sa Friday, ha? Okay, si Willie Marshall. Willie Yumir Felix Marshall. Two birds with one stone ang pagbati natin. Yumir, Yumir, maganda hapon, ha? Yung pagaling ka. Pero magaling naman siya. Okay. Iniiwasan lang yun. Oo nga. Magkaroon pa ng injury. Ito sana, sumabot Lexine, si Boss Will. Ha, Lexine, pamangking ko. Kembot, kembot. Ito, ito na, si Boss Will. Boss Will, nasa TV kami ni Dennis ngayon. At meron lang kaming gustong mga itanong, Boss. Pwede po ba? Oo, pwede. Tignan mo ko tinawagan. Uy, o nga pala, regards pala sa daddy mo, Boss, ha? Sana gumaling na siya agad. Oo nga, oo nga. Sa mga nasalim dalawa ni Dennis. Oo nga, oo nga. Anyway, Boss Will, matanong lang namin, yung po bang opening ng 48th season sa October 19, eh, inyo pong napag-desisyonan na? Hindi pa. Wala pa desisyon dyan. So may chance na maganap yan sa Philippine Arena? Patuloy na sinabi ko sa'yo, no, wala pa desisyon dyan. Hindi, pero okay. Boss Will. Boss Will. Oo. Merong, masasabi ba natin, ano, merong negotiations o usapan? O nag-uusapan? May usapan. May usapan. Nang ano, nang ng Philippine Arena. Pero hindi yung iglesia kausap dyan eh, no? May ano na yan eh, may third party na yan eh, di ba, Boss? Hindi. Sila utang namin. Ay, iglesia. So, kinakausap nyo na ba? Maganda yan, Boss. Tayo unang gumamit yan. Swerte pag PBA eh, di ba, Boss? Sa MOA. Tayo rin yata unang gumamit eh, no? Oo, oh, yan tayo. Pero, talaga, pinag-uusapan pa lang. So, wala pa talaga. Hindi, ito po sa medyo tatalo na ako, tatawid na ako ng tulay. Tingin mo yung 55,000-seater na yan ng Philippine Arena, kaya natin punuin sa opening day, lalupat hayok na hayok yung mga Pinoy sa basketball. At tagal na wala eh, di ba, Boss? Halip sa... Kaya, kaya. Kaya natin punuin yung 55,000. Wow. Kung doon matutuloy ah, kung doon tayo maglalaro. Oh, eh, Boss Will, follow up lang. Boss Will, eh. Yeah, pare, Dennis. Kung sakaling matuloy, paano ba papunta ron? Oo. Kung ano, mag-jeep ka ba? Magbubus? Hindi ko din alam kung paano papunta dun eh. Alamin natin. Pero malamang ilabas siya. Malamang ilabas yan pagka may kausap na talaga silang mag-ano dun eh. Na, Boss? Oo, kasi wala pa kami dun parang tennis eh. Wala pa kami dun sa pag-uusapan. Kasi nasa dito pala kami tas wala. Pero Boss, para maging fair, total sinabi mo na nag-uusap na kayo ng Philippine Arena. Ano pa yung dalawang ibang kinakausap ninyo na possible venues? Smart Araneta? Tsaka yung ano? MOA? Araneta. Tsaka MOA? Araneta. Wala pa talaga. Cuneta, Boss, di nyo kinakausap? O kaya yung... yung pang tatlo, yung palang tatlo. Oo nga, oo nga. Okay. Anyway, Boss Will, may isa pang tanong yung fan natin dito. Sabi niya, ano ho ba yung format ng ano? Ng, Philippine Cup. Philippine Cup, Boss. Philippine Cup. Ay. Kasi muna, kailangan muna namin ng board approval eh. So, hindi naman nakakala yun sa dati. So, hindi ko pa talaga pwedeng sabihin kasi kailangan board approval at makakalita nila. So, pasensya muna ha. Okay lang. Hindi na nakakala yun sa dati. Opo, opo. Okay, Boss Will, salamat po. Baka may mensahe pa ko kayo sa PBA, Boss. O any updates dyan na gusto nyo ipaabot sa ating mga televiewers? Opo, mayroon po kaming rookie draft. Ito rin yung isa, mapapansin na lang ako ni Barry Dennis dyan sa Lugo po, sa Robinson. Sana makapunta po kayo, lalo ka na Snow at Barry Dennis. Mabigyan mo naman ang oras ang PBA. Apo, apo. Okay. Boss, ano lang daw? One writer per... Oo nga, per ano? Per organization? Oo, kasi ano eh, ang daming tao, pagpasensyahan na muna nyo ha. Pero okay naman, nasa listahan naman, so talaga madaming tao. Pasensya muna, baka hindi ko magkakayaan yung Robinson eh. So mag-dispute kasi eh. So sana maunawaan ng mga kasama natin sa meet. Yung ano eh, yung mga magulang, hindi na nga namin in-accommodate kasi ang daming na tao. Yung so, okay. So, Boss Will, kung ikaw mapipiliin, sino? Ako o si Snow? Papapasuhin. Oo, oh, yan. Maganda tanong yan. Oh. Kung sino papipiliin ko, ano, pagkakang pagkakaki, pagkakamihan, talaga, ang galing mo sumagot, Boss Will, ha? But anyway, But anyway, Snow. Hindi, nira-wrap up ko na. Okay. Okay, anyway, Boss Will, salamat po sa inyo. Wala bang trade din dyan, Boss?
Wala pa. Yung trade pa rin ni ano? Yung trade ni John Dan, na-approve na ba to, boss? Kasi wala pa sa transaction page ng ano, pba.ph eh. Wala sa amin. Wala pa sa inyo? Wala pa sa amin. Oh, okay. Siguro nabitin lang ng konti. Okay. Salamat, boss Willa. Thank you. Salamat sa mga tulong niyo. Salamat. Opo, walang problema. Si boss Willie Marcial, ang atin pong media bureau chief sa Philippine Basketball Association, okay. PBA. Okay, Paring Snow, samantala. Yung kanina, yung sinasabi mo. Ito yung sinasabi ko, ha. Nais pong makabawi ni FEU coach Jacqueline Alota sa kanya pong mga dating estudyante na ngayon nagtitimon para sa defending champion na National University Bulldogs Cheer Squadron. Ayon po sa outspoken Green Bison's mentor, hindi siya papayag na madalawahan ng kanya mga dating tinuturuan. May report si Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Matapos na ma-bump off sa podium finish ng Cheer Dance Championships ng UAAP Season 76, hangad ngayon ng Far Eastern University Tamaraw Pep Squad ang makabawi mula sa kanilang kampanya noong isang taon. Ayon kay FEU Green Bisons coach Jacqueline Alota, puspusan na ngayon ang kanilang preparasyon para sa hangad na rest back sa UAAP Season 77 Cheer Dance Wars. Mas madugo, eh siyempre na-challenge kami last year. Hindi kami nakapasok sa top 3. Medyo hurtful yung nangyari last year. But we're really trying our best na makabawi and we're hoping for the best this year. Direktang tinutukoy ni Alota ay ang pamamayagpag ng kanya mga dating manlalaro sa FEU na ngayon bahagi na ng coaching staff ng National University Bulldogs Cheer Squadron na sina head coach Jikak Bernabe at mga assistants na sina Ernesto Ocampo, Carl Pabillona at Gab Subahakan. Tingnan niyo kasi yung coaches, the four coaches were my dancers before. 4 years ko silang hinawakan. So, knowing them, talagang hawakan ko sila for 4 years. Nakakasama ko sila. I mean, they were my dancers. Talagang they were really creative. Kasi nung time yun, talagang tumutulong sila sa akin. But of course, remember, it's really parang challenge din yun as their teacher. Kasi nakaka-proud din naman yung ginawa nila kasi parang natalo nila yung teacher nila. Okay. Sama natututo din man siguro sila kahit paano kung ano yung tinuturo ko sa kanila. Pero of course, at the end of the day, it's really a challenge for me and the rest of the coaching staff of FCU, how you will really get on top for this year. Masasabing isa pa rin sa mga dapat bantayan ng koponan sa UAAP Cheer Dance ang defending champion National University, lalo't humataw ito ng impresibong 696.5 point performance noong isang taon. Maging ang veteran cheerleading judge na si Paula Nunag ay nagsabing isa ang NU na suportado ng SM Group of Companies sa mga dapat tutukan. Different twist. Kasi yun naman ang inaabangan ng mga tao, di ba? Parang what the audience look forward the most is yung creativity. Something different, something that's fun, something that will make people smile, di ba? But at the same time, syempre, with the correct technique in terms of cheerleading or in terms of dance. Ang UAAP Cheer Dance Wars ay magaganap sa September 14 sa Smart Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Samantala, pasadahan naman po natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918 pa rin. Tila wala na makakapigil pa kay Max Verstappen para maging youngest driver ever in the history of Formula 1. Ito ay matapos papirmahin ng Toro Rosso ng kontratang 16-year-old Dutchman, anak ni dating F1 driver Jos Verstappen. Sa kanyang pahayag, sinabi ng bagong Red Bull driver na dream come true sa kanya ang makalaro sa Formula 1, lalo pa ang umukit ng kasaysayan dito. Magse-celebrate ng kanyang 17th birthday sa susunod na buwan, nakatakdang burahin ni Verstappen ang record ni Spanish driver Jaime Alguersuari bilang pinakabatang manlalaro sa F1. Nagtala ng biggest upset sa last US Open tune-up ng Winston-Salem Championship si French grass court specialist Nicolas Mahut. Pinagsarhan ng pinto sa second round ni Mahut si Spanish third seed Tommy Robredo, 6-1-7-6. Si Mahut ay magugunitang naging bahagi ng longest tennis match ng abuti ng 11 oras, ang showdown nila ni John Isner noong 2010.
Samantala, nagtala rin ng panalo sa hard courts ng Wake Forest University si second seed Kevin Anderson. Hindi naging madali ang pagtalon sa next round ni Anderson dahil pinwersa nito sa tatlong sets ni Adrian Manarino ng France 6-3-2-6-6-4. Ang Winston-Salem Open ay ang last tune-up bago humataw ang US Open sa susunod na linggo. Pinahiya ni Magdalena Ribarikova si top seed at reigning champion Simona Halep sa second round ng WTA Tours Connecticut Open. Naging mabagsik ang depensa ni Ribarikova kung saan anim na beses nitong na-break si Halep kasabay ng pagtala ng 10 of 14 break opportunities. Dahil dito, isang 6-2, 6-4 at 6-3 victory ang nilista ni Ribarikova. Samantala, pasok na sa third round si second seed Petra Bitova matapos na umusan ito si Ekaterina Makarova 6-2 and 6-1. Ang Connecticut Open ay ang final tune-up ng WTA bago ang US Open. At sa golf, matapos ang sunod-sunod na disappointing season, handa na si five-time major winner Phil Mickelson na magtala ng magandang kampanya sa susunod na taon. Ito'y bilang preparasyon niya sa paghataw sa 2016 Rio de Janeiro Olympics na isa sa mga pangarap niyang mapagharian. Galing sa isang moral-boosting runner-up finish kay Rory McIlroy sa PGA Championship, sinabi ni Mickelson na sisikapin niyang ibalik ang dating deadly form sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Si JP De La Cruz, bago tayo mag-gap ha, basahin ko lang. Good PM mga idols, Dennis and Snow. Okay. Update naman po dun sa fake account ni Calvin Abueva. Nakakaawa ito, brado. Yung nag-set po ng Fans Day, pumunta pa naman ako sa Pampanga, tapos wala pa lang ganun. Sana mabigyan ng leksyon yung gumawa nun. Pabati na lang po ang family De La Cruz sa Saragossa, Nueva Ecija. Thanks po and God bless. Oh, speaking alam mo, feeling ko nandun yung tao na yun, dun sa lugar na yun. Para tinignan niya yung mga, manaloko. Loko-loko nga eh. Anyway, si Calvin, nanonood siya ngayon. Pabati raw si Jimmy Panagiton, ang gwapong clerk ng Supreme Court. Salamat sa iyo, Calvin. At Boss BJ Manalo. Uy, napakabait niyan. Ganda raw ng polo ko eh. Ganito yung uniform ng Global Port eh. Bait niyan. Ganyan ba? Oo. Kung may papangarapin akong mukha, siya gusto kong kamukha. Boss BJ Manalo. Magkukwentuhan pa ba tayo? Wag ko kayong alis. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Nagbabalik po ang pinakamalawak na sports news kaya sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Okay yung tungkol po doon kay Calvin kasi nareklamo nga ng pamilya Abueva yun. No? May bumubutas, nilalabas yung picture nila. Parang ganun. Mali yun. Oo, mali talaga. Nakasakaipo na siya ng 3,000 mahigit na followers. Sa Instagram brad, napakarami nun. Oh. Diba? Yun pong abogado niya na si Attorney Charlie Chua, mukhang nagkukulate na lang ng data, no? Tapos mukhang hihingi sila ng tulong sa NDI para kasi malaman yung IP address. Kung saan siya computer gumamit, pwede yun. At yari ito, ka, parang na-waze. Kaya nga, at amat hindi doon Brad, ang nag-utos na, nag-aalit na, si Vice Governor Dennis Pineda. Naku po. Pampanga. Naku. Diba? Oo, so... Yun. Kumakain ka ba ng lahar, Brad? Kasi ano yung brand? Hindi naman joke. Baka matakot kay Vice Gov. Wait, speaking of Vice Gov, sabihin, yung gagawa ng mustis. Yung Pradera Verde ba yun, Brad? Pradera? Pradera Verde. Oh. Doon sa may Lubao. Ang ganda ng lugar na yun. Buti ka pa, nakapas yan. Wakeboarding! Eh. Nag-wakeboard ka? Hindi pa eh. Kasi magagalit sa akin si Doc MJ Torres ng Isayin Institute pag umitim ako eh. Ganun ba yun? Hmm? Subukan ko. Ano? Dapat may pampaano ka. Pantay ano. Yung ano, yung sunblock. Sunblock. Okay na may. Kwentuhan pa tayo si Andrew Crawford. Gandang hapon mga idol. Tingin niyo po ba makukuha pa ni Kobe ang kanyang pang sixth ring bago siya mag-retire? Malabo. Malabo. Kasi magulo ho yung organisasyon. Oo, dahil medyo nag-aaway-aaway. May faction eh. Tapos ang inilagay na manager, yung sa club lang. Correct. Manager lang dati ng club. Tapos yung mga balasa ng mga player yun, hindi mo mawari. Coach magaling. Andiyan si Kobe. Mayroon silang, andiyan po sila, maglalaro pa si, si Jeremy Lin. Steve Nash maglalaro pa rin, pero wala. Pero kasi yung ano yung Lakers game, Brad, parang nakikita ko nag-iipon ng guardia eh. Yung Lakers, yung tradition yan, Brad, guard center eh. Mm. Di ba ever since? Oo. So, tignan natin. Pero isin yung malaki nila. Wala nga silang malaki. Wala nga silang malaki ngayon eh. Di ba? Malaking problema meron. Hindi ba nila nakuha si, ano, si Carmelo? Di ba? Si Mark Alfaro, tsaka mabigat yun, Brad, may threat siya ng ibang mga player eh. Yung grupo ni LeBron.
di ba? Oo, oh, eh, puro mga bata yung kasama ni LeBron eh. Tapos yung ano pa ba yung... Saka kaya makapagtakbuhan. Ano pa ba yung nagpalakas? Indiana Pacers, andyan pa rin yan. Ah, wala si Paul George. Wala nga na si Paul George. Oh, anyway, si Mark Alfaro, idols, kung hindi matrade ang SMC yung 7th pick, sino kaya ang possible na kunin nila? Ganda yan ah. Tingin mo, sino na yan? Kasi... Pwedeng ano? Sabi natin top 5, bawag muna 'yung ano. Isa sa gilas. Si Pringle, Alas, Ganuelas, Pascual, Alon Pascual. Si tapos si ano? Si ayan ah. Dalawang Pascual, Alas, tsaka Ganuelas, apat na 'yon. Yun si Banchero, tsaka si ano? Si Pringle. Pringle. Tapos ang mga andiyan diyan pa 'yung mga Jericho Cruz, Brad, mm. 'Yung Brian Heruela, ay siyan. Yung Brondial, yung Semerad Twins, mm. Di ba? Yan yung mga, yung Bonifacio, brad, yung apo ni Andres Bonifacio. Oo, oh, oo, oh, oh. Maganda ipinakita, 10 points siya. Shooter. Oo. Tapos may malaki pa, brad, yung may potential, si Prangolia. Ano yun? Ah, pinsan ni ano? Ni Gab Banal. Banal, tsaka ni Jonathan Banal. Oo. Oh. Tapos yung, sino pa ba mga may potential? Yung si ano? Baka si McLean. Si McLean Sabellina. Sabellina. Oo, oh, tapos sa actually mga si 15 eh. Tama si ano eh. Philip ano, yung malaki. Philip Morrison? Hindi, yung malaki. Philip Morrison. Ano, big man. Si Andrew Avillanosa, brad, 6'8" yan. Oo. Okay. Oh. Sino pa ba mga player na mga ano dyan? Si Pacquiao, tsaka si Rene Pacquiao. Oh. Eh, Rene, nakita ko parang. Medyo malambot. Yung malambot, kaya lang medyo, ewan ko, mahihayin na. Pero sa 7th pick kasi, ang titignan mo kung anong kailangan ng Sanmig eh. Pero sa ngayon, mukhang hindi nila gagalawin yan eh. No? May movement man, baka kumuha sila. Kumbaga, parang reserve lang muna, di ba? Trade na sa Kia. Oo, oh, pwede. Unahan ni Reynolds yan, ano? Oo, oh, pwede i-trade sa Kia yan. Oh, tapos papalitan nyo, kunyari, pangakuha nyo na, ano, na hindi namin gagalingan. Si JRB Ponsal. Gandang hapon po. May nababasa ako sa page ng Kia. May lineup na daw sila. Cervantes, Chiele, Bercher, Reyes. Wala na si Jay Reyes dyan. Si Padilla. Alvin Padilla to. Sama. Ayan, pumirma na yung dalawa na yan. Si Pam, Angie Raimundo. Si Saldua, Velasco, Webb, Alonso. Confirm na ba ito? O rookie ang mga yan. Ito yung mga nakuha nila sa dispersal, Kuya JR. Mm. Oo. Oh. Pero hindi pa nila necessarily napapirma lahat siya. Katulad si Jay Reyes, brad, mukhang hindi na nila binili. Wala ka pa si Rudy Lingane dyan. Mm-hmm. Pinatawag na nila. Tapos may draft pa eh, di ba? Okay. Anyway. Si ano, Rich Alvarez, wala na rin. Ando dun pa rin, si Rich Alvarez. Mm-hmm. Ando dun pa rin. Si Jeff Poy Usman. Uy, nawala. Sorry. Kaya habang hinahanap mo, brad, anong balita kay Danny Ay? Papapirmahin ba? Alam ko, pinapirma siya ni, ano eh, ni Boss Joseldo si eh. Mm. Try natin tawagan si... Boss Joseldo, nanonood ka? Ito, medyo ano to eh. Oh, dahil yun ang madalas sinatanong eh. Oh. Sa Blackwater, si Danny Ay. Danny... Napakabaito nito si Boss Joseldo si. No, lagi ito sumasagot sa atin eh. No? Isa sa mga... Ganda ng logo mo ah. Mabait na ano yan eh. No? Pakita mo nga. Oh. Pag dinahin niyo si Boss Joseldo, yan yun, no, nakalabas. Pero wag mo na pakita, baka makita yung number niya. Teka lang ha. Nagpalit ng smart itong si Boss Joseldo, kaya mahirap nang i-dial eh. Oh. Inaang ka. Ha? Pinatay. Ako siya ni cellphone ko. Ang cellphone ko. Patay mo. Oh, pinatay na. Katext ko lang. So, lilipat tayo kay... Team manager. Johnson Martinez. Yeah. Okay. Si Boss Johnson Martinez ay... Ano to, no? Ito. Parang ano to eh. Rosana, sumagot ka. Rosana. Pabati raw si Judy Sanga. Galing kay Paul Sanga. Oy, Paul! Paul Sanga, dude. Hindi sumasagot si Johnson Martinez. Belated happy birthday kay Mark Iringan. Mark, congratulations. Dude, ako sa front mga ito. Pinagtitripan tayo. Ayos sumagot eh. Di ba? Mga ano ito eh. Kanina nagpabati, di ba? Oo, nagpabati. Mga avid viewer natin ito eh. Oh, kailan hindi mo pwedeng tanggihan yan? Hindi ko po pwedeng tanggihan to. Uh-huh. Palapit yun. Ayan. Ayan. Galing kay Miss Cathy San Gabriel. Bango, amoy imari, oh. Oh. Pabati po, please. Si Justino Cayetano ng Angeles City. Uy, salamat, Cathy. Cathy, ano to? Hindi ko maintindihan to. Ano to? Smiley. Ah, smiley ba to? Parang iba eh. Okay. Kuya Mike Lim! Busy ka ba? Kuya Mike. At parang galit ka pa, nasa TV kami ni Dennis. May tatanong lang kami. Si Danny Ildefonso ba yung nakapirma na, Kuya Mike Lim?
Sino? Sino? Si Danny Ildefonso? Hindi pa. Kailan yung papipirmahin, boss? Medyo hindi ko pa alam kasi kanina nandun ako sa Inyo? Games eh. So, pero minamadali na ni Postyo. Pero nagpa-practice siya sa inyo, nagpa-practice naman siya. Regular sa practice. Kanina nandun naman sa practice. Yung MWF practices din nyo, no? Okay, sige po. Salamat Kuya Mike Lim. Thank you. Thank you. Meron ka pa bang gusto idagdag sa Blackwater? Wala. So ngayon practice kayo, MWF lang. Tapos MWF lang. Pero after drafting, everyday na. Sino yung mga in-invite ninyo? Para sa tryout. Depende pa sa drafting sa Sunday. Hindi, sino yung mga in-invite ninyo sa tryout? Yung pinagta-tryout nyo ba? Wala, yun pa rin. Yung mga nasa dispersal namin. Si Iwami tsaka si Jericho, wala na? Up to them. Depende nga yan sa Sunday kung ano mangyari. Pero nag-iensayo pa sa inyo yung dalawa? Nag-iensayo pa? Meron. Sige. Salamat po. Sige. Okay. Mr. Mike Lim, ang Head of Basketball Operations ng Ever Vilena franchise. Blackwater. Okay, so Dennis, mukhang kailangan na nating mag-thank yous. Yun, bye-bye na. My wife Winnie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Ati Brenda, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Mami Base, Giselle Guzman ng Globe, at saka kay Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. Parang Ronald, paramdam ka na. Nauuho na kami. Okay, salamat kay Judy Sanga sa panonood, tsaka kay Paul Sanga. Okay, tsaka kay Kuya Ruben na Sanga. Okay, ako naman, salamat po sa Barakable Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Joseph Chua, Paul Chua, Mr. J. Leanne Singh, Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Casio, salamat po Barakable Energy, kay Ninong Renato Lina ng Rally Tour sa Travel, Giselle de Guzman ng Globe Telecom, at sa Access 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Go, Luwala Rosa, Diego Malapas, at Arvin Rowat, Ryan Uy. Thank you rin po sa Ever Vilena, Boss Giselle Josi, Ma'am Kitesi, Siliman C, Kuya Mike Lim, kausap lang natin, Johnson Martinez, Rudy Yu. Pat Aquino, Boss Rudy Yu, Wilbert Loa, tsaka kay Jay Lucero ng Macbeth, tsaka ng Hookup Watches. Macbeth, nasuot ko po ngayon. At siyempre kay Doc MJ ng Zen Institute. Ako po ang yun ni Coach No Badwa. Georgie Basa, happy birthday. Ang raman po si Dennis Prince. Para kay Cathy San Gabriel, batiin ulit natin si Justino Cayetano ng Angeles City, tsaka si Lemuel ng RTBM. Sports Radio! Kalas na po tayo. Ang tabayanan ng News at 6, kasama ang napakaganda nga pong si Miss Cathy San Gabriel, Attorney Marcus Trodes at Ralph Obina. Live po yan sa Radyo ng Bayan 738 News at 6. At narito po ang kanilang mga tampok na balita, Casey.